Genau. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Mahal nating kababayan. Ako po si FO1 Philver P. Garciano. Nakatala bilang isang mula sa Mandaluyong City Fire Station. Nakatala bilang logistic staff. At concurrent liaison officer. Bago po tayo magsimula, mabatingin pa natin ang ating Chief of Bureau of Fire Protection na si Fire Director Louis is Puracan. Sir, good evening. Sa ating Regional Director, National Capital Region, na si Chief Superintendent Gilbert D. Dulot, sir. At sa aming Mandaluyong City Fire Director na si Superintendent Alberto D. DiBaggio, sir. At sa aming Mandaluyong Deputy City Fire Director at Chief of Operation na si Senior Inspector Rinaldo A. De Los Santos, sir. At sa Chief Administration Section na si Senior Inspector Joel Pajardo, sir. At sa hepe ko na sa Logistics Section na si Inspector Joseph N. Cannon. Sir, good evening sa atin lahat. At sa aking mga kasama, at sa mga ibang officers na hindi ko na-greet, at sa mga kasama ng non-commissioned officers, ma'am, sir, magandang gabi sa ating lahat. At saka sa mga sumusubaybay ng BFP-NCR Fire District 4 dito sa ating live na kung saan parati silang nanonood sa atin na willing sila na matuto at ano nga ba ang ginagawa natin sa BFP. So ngayon, ang tatalakayin po natin ay ano nga ba or the duties and responsibilities of being a liaison officer. So, being a liaison officer, no? Sinitch ko saan, ako'y sa aking pananaliksik sa Google ay ang sabi ng Google, ayon sa aking pananaliksik, liaison officer is a person that liaises between two organizations to communicate and coordinate activities by serving as an official go-between the senior officials of both organizations. So, as a liaison officer, di lang ibig sabihin natin sa atin na ano no, na para as a liaison officer na takbo dito or inuutusan lang regarding sa mga files or sa mga pinapadala to region. Hindi lang sa ganun, kundi sa ibang mga ano din, mga private na no, na sa mga ibang tao, sa mga private companies, pwede rin ganun. So, ano nga ba talaga ang liaison officer? Liaisoning services includes submission. Ito na yun, yung mga pinapadala sa region, sa ward, sa district, at sa same time, sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So, sa akin ngayon, para nga pala sa mga gusto, sa mga aspirants na gusto maging bumbero, at sa atin, bilang isang bumbero, hindi lang na, pag narinig natin na fire, hindi lahat ng fire ay pinapatay. Yung iba, ina-apply. So, ano nga ba ang fires? Ito, fires yan. Fires. Yan, bilang isang liaison officer na i-apply ko to ang fires sa aking being a liaison officer. So, ang ginawa ko yung fires ay may mnemonic meaning that F ng fires stands for friendly. So, as a liaison officer, hindi lang sabihin natin na
ito lang gagawin mo, papadala ka ng mga important documents, kundi magiging ano rin tayo, magiging ano rin being a liaison officer na communicative competence or may kakayahang makipag-communication. Ide ito. Kaya makipag-communication to other people, kagaya ng dito sa doon, ginagawa natin, district, ORD, National Capital Region, at saka ibang ahensya. Yun, para sa akin, ang na-experience ko talaga ay, dapat magiging ano ka, dapat yung paano ka mag-deliver, ito na yung tinatawag nating paano ka mag-deliver, at saka paano yung ano mo, pag-handle mo, dapat kung makipag-usap ka sa ating ano, sa mga, for example, na nagre-receive ng mga ano mo, ng mga files, kaya dapat pay attention parati. At saka, at the same time, hindi lang, ano, no, dapat meron ka rin, ano, good communications skills dito na yon, kung paano mo ba mapapaano yung receiver na pinapasa natin, lahat ng mga binibigay natin sa kanila, dapat marunong ka rin magsalita, makipag-usap, makipag-tanong-tanong. Kaya yun na yun ang tinatawag nating good communication skills. So, hindi lang sa pagiging good communication skills, nang dahil nga dito sa F, pagiging friendly, hindi, magiging good listener. Kasi by listening, one of the most important aspects of effective communication is being a good listener. Kaya nga, ika nga sabi nila, hindi lang yung puro tayo nakikinig, agad sa kabilang tenga. Hindi, magre-relay tayo ng mga mensahe mula sa ating nagpasa sa atin. So, para sa akin naman, being a liaison officer, yun talaga ang inano ko na parating. As a good listener, must be good listener ka. You have good communication skills. Tapos, naman, kasi nga, pag sa friendly, friendly ka, dapat marunong ka rin respeto. Kung paano ka magano sa kanila, makipag-communicate sa kanila. Okay, next tayo sa fires. Yung sa sinabi ko nga, sa mnemonic meaning ng fires, is integrity. Nakita natin, integrity. So, sa dito natin, malalaman, ma-attach natin kung sa integrity, kung paano ba tayo being a liaison officer, kung trustworthy ba tayo or ano nga ba yung katangian ng liaison officer, kung tayo ba ay trustworthy talaga and reliable. So, hindi lang based sa aking experience din na kailangan din talaga natin na ikaw ay mapagkatiwalaan. Yun ang pinaka the best main point na being a liaison officer. And same time, no, kasi nga ang sinabi dito na sa yung integrity, character traits, sounds of judgment, ito. You must be a liaison officer, kailangan din na sa into situational problem, dapat marunong kang malinaw, marunong ka mag-advance yung pagiging ano mo ko. Kalkulado lahat ng mga risk. Dapat yung mga information na binabato sa'yo, same time, kailangan mo ring dapat clear-klaro din sa magre-relay ka ng mga mensahe doon sa ano mo. Okay. During sa integrity, kailangan din natin dito kung paano makalmahin natin ang ating sarili, kasi ito talagang pinaka important workplace skill natin, kasi nga dapat gawin natin yung calm under pressure and handle setbacks. So, sa sinasabing under pressure, dapat relax lang tayo,
lalo na sa mga pupunta tayo ng ano, pupunta tayo sa ibang katulad yan, district. So, relax lang tayo kasi hindi naman sila ano na, hindi naman tayo or sa region. Basta kalmado lang. 'Yun. And next no, itong tinatawag natin na responsible. Okay. As a liaison officer, is my responsible is to, kailangan kong kumuha ng mga detalye na kung saan naka-detail lahat sa trabaho na magiging work at a time. Kaya mong work at a time ka lang, then tapos you must be ano, dito mo kinukuha yung mga detalye na, for example, kaya sa na-experience ko rin na kailangan mong kukunin yung mga detalye nila, gaya ng pangalan, lugar, at saka contact number in case emergency kung kinakailangan. And that's why na yun talaga is responsible talaga natin being a liaison officer. Being a liaison officer na ganun talaga. Na yun kasi part sa ano talaga ng being a liaison officer, duties and responsibilities na dapat ano, accountable tayo, answerable. So sa akin naman na experience ko rin, kailangan kong kukuha ng mga ibang detalye katulad ng iba magpapasa ng mga ano sila, mga clearances. Yun, na-experience ko rin yun. Yung mga clearances pala, mga kulang-kulang. Kaya, before, responsible ko rin yun, na responsibilities ko pa rin yun, na kukunin lahat kung paano, no? Yung mga sunod-sunod, kasi may mga iba na nagpapasa, papuntang, wadi, na kulang pala. Dapat pala, ano tayo, mas responsible din pala natin, na bago tayo magpasa ng mga documents, kailangan natin tingnan muna kung ano yung mga nakalagay doon. Time management, isa rin yan sa mga responsible natin. Responsible as a liaison officer. You know why? Kasi dito, sa akin, na-experience ko rin na dapat may goal ka, focus sa pinapagawa sa'yo. Yun ang ano, dapat achievable and measurable yung paggawa na ano, paggawa sa iyo, pinapagawa sa iyo. Kaya sa akin naman na-organize ko rin ng sarili ko kung paano mag-limit ng time, kasi nga sa akin ang ginagawa ko being a liaison officer, from this day, Monday, for example Monday, kino-consolidate ko lahat ng mga monthly report, may mga monthly report, mga clearances na ipapasa sa ORD, sa True District, NHQ, at saka sa iba-iba pang ano, ahensya, no? So, yan ang ginagawa ko. Tinatackled ko lahat yung mga documents. Kasi nga, one at a time lang gagawa ang liaison. Although, may mga urgent talaga na ipapasa ganito, ganun. Halos naman karamihan, siguro, yung mga ano, urgent. So, ang sa akin, ito yung time management. Ito yung pinakano rin. At saka dapat may plano. Although ano, yung dito sa time management medyo makulang kasi nga from distance, from here Mandaluyong at saka papuntang district ORD ganun. Medyo malayo-layo kaya kailangan ko rin na mag-take a break. Mag-take a break no, kasi sobrang init din. Hindi lang, okay lang sana kung naka-kotse tayo. So, naka-ano tayo eh. Naka-motor lang tayo, kaya medyo kailangan natin ng ano, medyo mainit-init. Kaya minsan, hindi mo lang kailangan na mag-ano ka talaga. Hindi mo lang kailangan, kailangan mo rin i-remove yung mga non-essential task activities. Hindi lang puro ano, pahinga. Kaya kailangan mo tanggalin yung talaga ano. So next is
eagerness. Sa parts, dito na tayo sa letter E. Fire. Sa ina. Eagerness. So, ang pagsasabik, pagkasabik pa, rather. Ang passion of work, no? Ang ano neto is passion of work. Dito mo malalaman at dito mo maano din kung gano'n mo kamahal ang iyong trabaho. Passion, eagerness, pagkakasabik. So, based on my experience ko, talaga na mahal natin ang trabaho kasi dito tayo na naitala, nakatala bilang isang liaison officer. Kaya sa akin, every time na ginagawa ko yung trabaho, passionable, tsaka mahal na mahal ko. Although, may mga instances talaga na natawag natin most stages of task. Nakakapagod. Ay, nga pala, shoutout nga pala sa ito lang po ha. Shoutout lang pala sa Shoutout nga pala sa kay Patrick, FO1 Patrick Sumagaysay, mate, good afternoon. Kay Mate Ramos, good afternoon, mate. Kay FO1 Liagan, ay mate, mate. Good afternoon. Kay Sir Darwin, sir, good afternoon, sir. Sir Jekoy, okay. Sir Michael, Sir Bro, good afternoon, sir. Ma'am Jury, sir, good afternoon. Sir, ito ang pinakamalupit na kabady ko na si FO3 Batulan. Shoutout sa'yo, sir. Ma'am Jury. Shoutout po. Sir Balayi, sir. Good afternoon, sir. Sana, parati kang nanonood, ha. Sir Aldrin, sir. Good afternoon, sir. Hey, Ma'am Annie. Shoutout po. Kay Ma'am Baligod. At saka sa girlfriend ko. FO1 Nusuegro, sir. Ma'am, good afternoon po. At saka, sir, SFO2, Sir Sadaya, sir. Good afternoon po. So, next tayo, no? Dito tayo sa eagerness. Ito yung sinasabi kong mahal, kung gaano natin kamahal yung ating trabaho. Although, being a liaison officer, based sa experience ko, nakakapagod siya. Nakakapagod. Kasi nga, init, ulan, yan yung mga kalaban ko. Init, ulan, tsaka okay lang sana na nakakotse. Oh, pero okay lang. Kaya, sa akin, motor tayo. So, dahil mahal natin ang ating trabaho, dito tayo na italaga na bilang isang liaison officer, that's why na mahalin natin. At saka sa susunod po is yung safety. Sa safety, dito po tayo, hindi lang sa lahat, sabi lang po na hindi lang sabihin nyo na, pasa mo to, ganito. Kasi ang inaalala din namin, being a liaison officer, to my mga kasama ko dyan na mga liaison officers, mga sir, mag-ingat po tayo. And yung pinakaano talaga natin is yung safety natin, kaligtasan. Kasi most of all, dito sa safety natin kasi, maraming mga instances, no? Mga mangyayari na, na ma-aksidente, ganito, ganun. May injury. That's why na binang isang liaison officer, yan ang pinanatatak sa amin lahat na being mag-safe sa pagdala ng mga files. Sa lahat ng mga anong pinapautos sa atin, safety talaga ang number one. So, sa kabuuan, being a liaison officer, kailangan natin magplano, tinatakil lahat ng mga ipapasa natin, pinapasa nila from admin, mga iba pang mga section dito sa amin, papasa sa ORD,
napasa sa district. Kaya sa akin, ang ginagawa ko talaga dyan, ano lang to, recap. Ang ginagawa ko talaga dyan is yung tinatackled ko siya. Kumbaga, this day, sa araw na to, na kailangan kong kumplituhin or magtatanong sa kanila kung ano yung pinapasa nila para at least one at a time lang. Kasi hindi naman tayo, ano no, nakakapagod rin na pabalik-balik tayo. Kaya yun ang ginagawa ko, being a liaison officer, tinatackle, kumbaga kino-compress mo lahat ng mga files, lahat ng mga ipapasa, mga monthly pa yan, mga clearances, mga monthly report. Kaya yun ang sa akin, tinatackle ko siya this day, na bukasan, ipapasa ko na siya. Kaya sa doon sa time management ko naman, ang inano ko rin dyan is, kinabukasan, umaga, in terms na didiretso ako sa office, yung ginagawa ko, didiretso na ako doon mismo sa aking pagpapasahan. Eh kasi nga, pagdating ko dito sa office, siyempre sa logistics staff, marami din akong ginagawa. Marami ding ginagawa being ano, lalong-lalo na pagdating ng ano, ng katapusan sa liquidation, diyan talaga ang ano namin sa logistic. Kaya bilang isang logistic staff at saka concurrent liaison, medyo nakakaano siya talaga sa akin mismo. Ano? Okay nga pala. Shoutout tayo sa pa-shoutout mo pala to sina Atina Paz, mate, Mamani ulit, si Robles, FO2 Robles, sir, at si SFO1 Jetro, Sir Jet, good afternoon, sir, at saka sa Biffin, sir Mandaluyong, ganahapon po sa ating lahat, Ma'am GM, at saka si Sir Vincent na naman, Sir Sacro, hindi naman ako pinapagod, sir. Nagawin po. So, yun, no. I-recap ko lang is being a liaison officer na kailangan sa sunog, sa fire, hindi lang na ang fire ay pinapatay, kundi, kagaya ko, ina-apply. Fires, ina-apply. Kaya, F stands for friendly. Yun ay sinabi ko kanina. Dapat magiging good, ano ka, good communicative competence ka. May kakayahan kang ano, good, meron ka ring good communication skills and a good listener. And sa I naman, integrity, ito na lang, i-recap ko na lang to. Magiging trustworthy and reliable ka. Kaya, being a, mahirap magano, being a liaison officer kasi doon talaga na i-ano, kung gaano ka ka-loyal, kung gaano ka maaasahan, kung mapagkatiwalaan ka ba talaga or maaasahan. Kasi sometimes may mga hindi lang files ang dinadala, kundi may mga, although may money involved na, pero konti. Kaya doon mo malalaman kung ikaw ba talaga ay maaasahan. An R stands for responsible, lahat ng ano, task natin, duties and responsibilities. Kaya responsible ko lahat na tinatakal ko, tinatanong. Dapat magiging ano ka, makulit din kasi nga, pagdating mo doon sa ano na, kulang yung information mo. So, paano mo makukontakt yung tao kung kulang pala yung information, mga detalye na binigay nila sa'yo. Kaya, being a liaison officer, kailangan ko talaga, pasensya na po, na magiging ma-question sa inyo kung kanino yan, or anong oras ba yan, o ano-ano, kung kailan ba yan ipapasa. Kaya, responsible ko talaga yan. Tsaka, yung sa time management naman, yun, kailangan natin i-remove yung non-essential task activities. Mga ano. At sa E naman, eagerness. Pagkasabik sa trabaho, kung gaano natin kamahal. Mahal na mahal natin ng ating trabaho, alam natin yan.
Kaya although nakakapagod, but ito yung tinalaga sa atin. Kaya mahalin natin ang ating trabaho. At saka sa lastly, being a sa fires, safety, yung kaligtasan ng liaison officer. Hindi nyo lang masabi kasi hindi naman kayo nagmamaneho. Kaya sa aking mga colleagues dyan, mga kasama, na sana wag nyo rin anuhin yung bilang isang liaison officer na minamalit nyo lang. Kahit ganito kami, mahal na mahal namin yung trabaho. Kaya isa sa pinaano namin is yung safety. Nga pala, shoutout kay ano, sa mate ngayon dyan, kay FO1 Santos, kay FO1 Joy Torres. Okay, shoutout. Paki-like and ano man, follow and like our page sa BFPNCR District 4. BFPNCR Mandalo yung PIS at sa for safety naman and concerns within Mandaluyong, you can reach us the following hotlines: 8532-2189 at 8532-24-02, 8533-7708. Muli, ako po si FO1 Philver P. Garciano mula sa Mandaluyong City Fire Station, designated as a logistics stop and a liaison officer. Nagpapaalala sa inyo na sa pag-iwas sa sunog, hindi po kayo nag-iisa. Maraming salamat po sa mga viewers natin dyan. Yun, Ma'am Deets, magandang gabi po. Shoutout po sa'yo. Sir, wala akong palaro, sir, kasi nano yung ano ko, yung Gcash. Maraming salamat po sa inyong lahat.